Ang topic natin ngayong araw ay kung paano makaiwas sa traffic. Para makaiwas sa traffic, huwag ka nang maghintay sa pangalawa mong estudyante. Uy, lalakad kang ganyan, bawal yan. Dahil ang dalawang estudyante ko, yung isa umuwi ng alas 6 ng gabi, tapos itong isa, 3:30 ng hapon. So pagkasundo sa 3:30, uwi na. Pero ngayon ang ginawa ko, nag-grocery muna ako sa Pure Gold para may kakainin kami sa bahay kasi wala nang makain. Huwag kang ganyan, magtago ka doon, bawal ang bata. So, itong si Lala, nakipaglaro muna sa classmate niya na absent. Tapos uminom kami ng mangosteen na drinks. Maya-maya, nag-decide ako na umuwi na lang kami bago pa mag-traffic. Kasi ngayon, medyo less yung traffic, tapos hindi pa madilim. Uwi na si Lala. Yung panganay ko, pwede na yun mag-commute ng gabi. Kasi marami namang masasakyan. At least, makakapagluto pa ako ng maaga, ng hapunan, di ba? Ang lulutuin ko ngayon is bulalo. O yan, o, wala masyadong traffic. Kasi, ay, 5:02 na pala eh. Alas 5 na rin, pero hindi masyado. Mamaya, kapag naglabasan yung mga estudyante ng alas 6, grabe. Siksika na dito, ang daming motorsiklo, mga tricycle, nagigit-gitan. Naku po, 1918, naku po yung stoplight. Maabutan tayo, bilisan niya. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May bisikleta kasi dito sa gilid, baka mabangga natin eh. So ganun lang po umiwas talaga sa traffic. Pag alam nating rush hour, huwag tayo doon. Lampasan natin yung nagbibisikleta. Yan, nasanay na po ako magmaneho araw-araw, naghatid sundo sa mga anak ko. Kasi kawawa naman kung papunta ng school, magta-tricycle. So para mabihasa rin ako sa pagmamaneho, masanay din ako sa traffic. Diba? Sanay naman na ako, wala akong takot magmaneho. Naranasan ko nga dito eh, talagang 8 na kami halos ng gabi nakauwi. So, sobrang traffic, halos di gumagalaw. Ngayon napapansin ko yung preno ng sasakyan ko, parang ang lambot na ng tapak ko sa preno. Ano, mayat maya preno, konting galaw preno. Kaya yan, baka nauupod na yung preno. Pero wala pa namang 10,000 kilometers. Sabi kasi, sa 10,000 kilometers, itong bagong sasakyan, sa kanila i-check yung preno ko. Kung kailangan na bang palitan. Minsan matagtag yung ano dito eh. Huwag ka mangingi, alam dyan, makakasagasa tayo. Ayaw kong aircon. Ayaw daw niya ng aircon, pero nagpapalamig sa mall. Gustong-gusto tumambay sa mall hanggang alas 6. Yan ba'y ayaw ng aircon? Doon ka na, go inside. Bawal ka dyan. Bawal ka ma-exposed. Tigas ng ulo. Pag nasa car kami, ayaw niya ng aircon. Pero pag nasa mall, nakatambay, okay lang sa kanya. Tama o. Ang maganda dito, ang palatandaan ni Shell. Kapag nasa Shell na, malapit na kaming lumiko sa subdivision. Oh, ayan na yung Shell. Nalampasan na natin yung dalawang gasoline station. Petron bago mag-Shell. Tapos may nauna pa. Nakalimutan ko yung pangalan ng gas station na yun. Bakit may nagsisiksikan dito? Anong meron? Mahirap dito. Biglang may sumisingit ng mga motor. Para ka nasa Maynila. Dito na po kami, liliko na po kami dito. Liko lang. Ayan, dito po kami. Labasan na rin ng mga college student. Kasi college lang ang meron dito eh.
Bye-bye na po. Ito na ang RFID. Pa-RFID tayo.